nagsimulang makilala si Rita Gaviola nang mabansagan siyang Bad Jow Girl sa isang viral photo noong 2016. Ang larawang ito ni Rita ay pumukaw sa pansin ng netizens at umani ng mga paghanga dahil sa kanyang natural na ganda bilang isang katutubo. Dahil na rin sa bigla ang sikat ni Rita, ay agad na minahal ng publiko ang kanyang imahe. At isa siya sa napiling pumasok sa bahay ni Kuya sa Pinoy Big Brother Lucky 7, kung saan binansagan siyang Bad Jow Girl ng Lucena. Dito ay nagsimulang magbago ang buhay ni Rita. Ngunit kamakailan ay biglang ginulat ni Rita ang publiko nang ibinunyag niya na may anak na siya. The Philippine Showbiz List presents Motherhood Story of Bad Jow Girl Rita Gaviola. Rumored Pregnancy. Matatanda ang noong Hunyo ay naging usap-usapan sa social media ang pagdadalang tao di umano ni Rita Gaviola o mas kilala sa pangalang Bad Jow Girl. Kasunod ito na kanyang TikTok video kasama ang isang lalaki na pinaniniwalaan ng mga netizen na boyfriend niya. Base sa komento ng ilang netizens, kapansin-pansin daw ang pagbabago ng katawan ni Rita o pagdagdag ng timbang nito dahil na rin sa nakasanayan ng mga ito na nakikita ang slim niya ng pangangatawan. Kung kaya dito ay hindi maiwasang direktang itanong ng netizens kay Rita kung buntis nga ba siya. Hindi naman ito pinalagpas ni Rita. Simple, ngunit sarkastikong sinagot niya ang naturang tanong. Sa komento sa kanya na buntis ata si Miss R, sinagot niya ito ng opo, sabi mo. Sa nilabas naman ang sentimiento ng isang netizen, sinabi nito sana hindi totoo ang kanyang hula na buntis ang iniidolo dahil kapag nagkaganon ay mauuna na raw siya na mag-congrats rito. Gaya ng nauna, nireplyan ni Rita ito na may pagkakasarkastiko din. Anya, ahaha, opo buntis ako, sabi ng hula mo. Ganun pa man ay wala naging patotoo sa espekulasyong ito at iniisip ng ilan sa kanyang mga taga-subaybay na sadyang sinasabayan lang ni Rita ang trip ng mga netizens pero hindi pa rin maiwasan ng iba na seryosohin ito sa kanyang naging pasaring lalo pa at ginawa niyang private ang kanyang TikTok account ng mga panahong yon. A mother. Ilang buwan lang ang lumipas matapos ang haka-haka tungkol sa kanyang pagbubuntis, nang sa wakas ay tuldukan ni Rita ang usaping ito. Noong August 8, 2022, sa pamamagitan ng kanyang Instagram post, ay ginulat niya ang lahat sa kanyang naging anunsyo kung saan buong pagmamalaki ang ibinahagi sa publiko na siya ay ganap ng ina. Sa naturang post ay makikitang karga-karga ni Rita ang kanyang cute na baby girl, habang katabi naman ito ang ama ng kanyang anak. Nilagyan niya ito ng simpleng caption na mahal ko kayo, kalakip ng heart emoji. Bagamat walang binanggit sa caption na nanganak na siya, kinumpirma ito ni Rita sa pamamagitan ng pagsagot sa mga bumati sa kanya, pati na rin sa mga bashers. Sabihin niyo lang ako masasakit na salita, kahit kaitin niyo ako, okay lang sa akin. Basta huwag niyo lang idamay ang anak ko, tatanggapin ko lahat ng masasakit, huwag lang anak ko. Ito ang mensaheng binahagi ni Rita sa kanyang Instagram post ng sumunod na araw, kung saan makikita ang mga larawan na kanyang baby girl. Dito ay inihayag ni Rita ang pagmamahal at pagpuprotekta sa anak na kaya niyang tanggapin ang lahat ng pamabatikos at puna. Basta huwag na huwag lang na idamay ang kanyang walang kamalay-malay na anak. Sinayang mo lang career mo. Sa naging kumpirmasyon ni Rita tungkol sa panibagong yugto ng kanyang buhay, ay marami pa din ang tila hindi makapaniwala sa balitang ito at ang labas ng panghihinayang sa maaga nitong pagpapamilya lalo pa sa mura nitong edad na 19 years old. Sabagat noon pa man ay naging bukas na si Rita sa pagsasabi tungkol sa paglanais niya na makapagtapos ng pag-aaral upang maging isang guro. Bukod pa riyan ay isinapubliko rin niya ang isa sa kanyang pangarap at ito ay maging beauty queen o ang paglahok sa mga beauty pageants tulad ng Miss Universe. Isang araw sa dahilan ng kagustuhang ito ay upang ipagmalaki sa buong mundo ang kakayahan ng isang katutubong badyaw at nais umano niyang mahikayat ang mga kababaihan na katulad niyang badyaw na magkaroon ng kumpiyansa sa kanilang sarili. Matatandaan niya na noon lamang buwan ng Pebrero ng kasalukuyang taon nang sumali siya sa Showtime Sexy Babe ng It Showtime kung saan isa siya sa naging daily winner. Ito rin ang unang sabak niya sa pageantry. Pinagtagpi-tagpi ng netizens ito at base sa kanilang konklusyon ay lumalabas na nagdadalang tao na si Rita nang sumali ito sa naturang kompetisyon. Dahil nga sa naging pagbubunyag niyang ito ay bumuhos ang pagbati kay Rita pero may ilang sinumbatan siya na sinayang niya lang ang kanyang karera.
pero iginiit ni Rita na walang masasayang. Batay rin sa ilang mga nagkomento, may mga nagbanggit na napansin nilang tila buntis si Rita, pero itinanggi raw niya ito sa social media. May ilan namang sumagot na nauunawaan nila si Rita sa ngalan ng kanyang karera. Kasunod nito ay nag-iwan din si Rita ng mensahe dahil sa magkahalong reaksyon na natanggap niya matapos ang kanyang revelasyon. Komento niya, sa mga na-disappoint or madami pang sasabihin, buhay ko yung tinataha ko, tsaka madami pa akong kayang gawin. And maraming salamat po sa mga sumusuporta, kasama na namin si Baby Kia sa susunod na mga vlog namin. Rita gets emotional over bashers. Naging emosyonal naman si Rita na maglabas siya ng saloobin tungkol sa tatanggap niyang panlalait online. Sa episode ng Itbulaga noong August 12, 2022, isa si Rita sa choices sa Bawal Judgmental segment. Dito ay binahagi niya ang pinagdadaanan mula ng aminin niyang may anak na siya. Tinanong siya ng Itbulaga co-host na si Maha Salvador kung paano niya kinakaya ang bashers. Ayon kay Rita, noong una ay nahirapan siyang i-handle ang kanyang bashers. Lalo na dumating sa puntong makakabasa siya ng masasakit na salita katulad ng bobo, sinayang mo yung career mo at inuna mo pa yung kalandian. Dagdag pa niya na sobrang sakit sa kanya ito kasi hindi alam na mga ito ang kanyang mga dinadana sa tila ba ang dalilang sa mga taong ito na manghusga at magbitaw ng mga masasakit na salita ngayon hindi siya personal na kilala ng mga ito. Dumarating daw siya sa punto na iniisip niya na sana wag maranasan ng kanyang anak ang nararanasan niya ngayon dahil sa sobrang hirap nito. Nakiusap din si Rita na kahit na i-bash pa siya ng i-bash, basta wag nang idamay pa ang kanyang 1-month-old baby dahil wala itong kasalanan at kaalam-alam sa mga nangyari. Nagpapasalamat din siya na sa kabila ng natatanggap niyang pambabatikos ay may mga taong tanggap pa rin siya at handa siyang suportahan at ito ang isa sa nakikita niyang dahilan upang patuloy na lumaban at harapin ang hamon ng buhay. Payo naman sa kanya ng mga Itbulaga host na sina Alan Kay, Maha Salvador, Ryan Agoncillo at Maine Mendoza ay dead mahina lang daw niya ang mga basher at mag-focus na lang sa kanyang anak at pamilya. The father of her child. Thank you for everything first of all. Hindi mo kami pinapabayaan ni Kiana. Sa lahat ng bagay, ikaw yung number one fan ko. Sa lahat ng bagay, kahit alam ko pagod ka sa work, hindi mo pa din kami sinusukuan sa lahat. I love you. Ito ang proud na mensaheng pinarating ni Rita sa kanyang nobyo, kalakip ng larawan nila na magkasama sa kanyang Instagram post ilang araw kasunod ng kanyang pagbubunyag. Mababati na nais ihayag ni Rita ang pagiging mabuting ama at partner nito na hindi sila pinapabayaan taliwa sa iniisip ng iba laban sa nobyo. Hindi maitatanggi na bukod kay Rita ay nakakuha din ng hindi magandang komento ang kanyang nobyo kung saan sinasabi ng ilang netizens na parehong bata pa ang mga ito at baka raw iwanan siya nito at kine-question kung ano ang magiging hinaharap niya kasama ang naturang lalaki. Kung matatandaan, medyo naging mailap o hindi masyadong hayagan noon si Rita sa pagbabahagi ng kanyang buhay pag-ibig sa social media na bakas ang pangangalaga nito sa kanyang imahe at karera at sa pagkatao ng boyfriend. Pero bago pa man ang pag-usapan ng ama ng kanyang anak ngayon, ay nauna nang pinag-usapan ito ng kanyang mga taga-subaybay matapos na nagpasilip si Rita ng imahe nito sa kanyang Instagram post noong September 2021 kung saan makikita sa mga larawan ang pagiging sweet ng dalawa. Nilakipan lamang niya ito ng simpleng caption na "See no evil monkey emoji at flying kiss emoji." Nasundan pa ito ng larawang ibinahagi niya kung saan makikitang kumakain sila sa isang restaurant. Wala mang paglilina kung sino ang naturang lalaki sa mga panahong yon ay hindi naman may pagkakaila na especially siyal para kay Rita ito at hula ng karamihan, ito raw ang nagpapatibok sa puso niya. Hanggang sa unti-unti na nagiging bukas si Rita sa pagbabahagi ng tungkol sa kanila, kung saan mapapanood ng kanilang mga kilig TikTok videos na magkasama na kumpirmasyon niya sa masaya nilang buhay pag-ibig. Dahil rito ay nakilala ang katauhan ng lalaki na bighani kay Rita. Ito ay si Jerick Ong. Ngunit sa kabilang ng suporta ng kanyang mga tagahanga ay hindi naman maiwasan ng ilan na paalalahanan ang dalawa na mag-ingat at nauna nang pinayuhan si Jerick na isipin ang karera ni Rita at huwag itong sirain. Base na rin sa social media account ng kanyang boyfriend ay lumalabas ang pagkahiling ni Jerick sa larong basketball kung saan makikita ding nakasulat sa bio ng kanyang Facebook account ang student athlete. Siya ay nag-aaral sa St. Clair College of Caloocan. Bukod pa rito, nakasaad din na freelance model ito. Tulad ni Rita ay aktibo rin si Jerick sa social media, particular na sa kanyang TikTok account at makikita din doon ang ilang mga videos sila ni Rita na magkasama bilang patunay ng hayagang pagmamahal nito sa kanya. Katunayan, bago pa man ang kumpirmasyon ni Rita
tungkol sa kanyang pagiging ina at pagbuo ng pamilya ay nauna nang binahagi ni Jerick sa publiko ang tungkol sa bagay na ito sa pamamagitan ng kanyang Facebook post noong August 2, 2022 nang ginawa niyang profile picture ang larawan ng kanyang masayang pamilya at makikitang karga-karga ni Rita ang anak nilang si Kiana. Bagamat marami nag-aalala para sa hinaharap ni Rita ay isa lang ang nasisiguro niya na hindi aksidente ang pagdating ng kanilang baby at patutunayan niya sa lahat na hindi porket nagkaanak na ay katapusan na rin ang pagtupad ng kanyang mga pangarap. Sapagkat ito'y simula pa lang sa panibagong daang tatahakin at sa pagpatuloy ng kanyang pangarap at inspirasyon niya ang binubuong pamilya. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!